tam sa umi. Mabuti kayo, bumalik. Tama-tama, no? Come back to me. No? Meron pa tayong naliligaw. Pero anyway po, ay bahagiyo yun ang kung saan, no? Ay alam naman po natin, yan ay sa aklat ni Hosea, no? Yan po kanta na yan, ay isang kanta na mula po sa Biblia, no? Mula po sa aklat ni Hosea. So, kalimitan o, no, marami na po tayong kanta na galing po sa Biblia. No? Kaya kung minsan hindi lang natin alam na galing pala yun sa Biblia. No? Pero yun po ay bahagi. Kaya po hindi po pwedeng sabihin na tayo mga Katoliko hindi natin pinahalagaan ang Bible. No? Pinahalagaan natin yung Bible. No? Kasi marami po sa ating mga awit na sa Biblia. Hindi lang natin alam. No? Hindi lang natin ano eh, yun pala yun sa Biblia, no, nang galing. Kailangan, sabi nga natin, hindi lang siguro natin napag-aaralan na ang galing pala yun sa Biblia. No? Pero po alimbawa rin ang Magnificat, no? No? So, talagang galing mo sa Ebanghelyo ni San Lucas. So, bahagi yun na kung saan ay tayo ay inaanihan ng po may kapal, no? Sabi nga natin, kahapon, na ang year of the late, yung po sa module na ibinigay mo sa atin na nung aming mga in-service training na yung pinamagatan na kung saan ay sa pastoral letter po ng mga obispo ng Pilipinas sa pamumuno po ni Archbishop Socrates Villegas. So si Archbishop Socrates Villegas ang presidente ng CBCP. No? So yung pong CBCP president nagpapalito yan. No? Kung niyo pong maalala. No? So bago si Socrates Villegas, sino ba? Bago si Socrates Villegas? Si Archbishop Palma. No? So, yun po ay nagpapalit. Ibig sabihin, siya yung head ng lahat ng obispo sa Pilipinas. And kapulungan, no? Kasi every 2 years po ata, no? Nagkakaroon ng panibagong pamunuan. No? At the same time, siya rin yung Archbishop ng Tagupan ngayon. No? So, para lang kung malaman natin na kung isa, no? Ay ito, nagkasalita ito. Ngayon, si Archbishop Socrates Villegas, hindi lang bilang Archbishop ng Tagupan, kundi bilang President ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, no? So, bagay na kung sa sinabi po natin noong nakaraang araw, kahapon, na ang punto na binigyan pansin ng sakramento noong po ating choose to be prayed, called to be saved, sent for the zeros, ay anong po ang sakramento? Ano pong sakramento? Baptism and confirmation. Dito po, sa simbahan ng mga duka, ang main sacrament na nais na bigyang pansin, ano, ay ang sacrament of nakikita niyo yung picture niya? Reconciliation. No? So, kung maalala niyo po yung picture na yan, ay picture na God the Father. Da yung parable of prodigal son. No? So, prodigal son. So, bagaman po, legal namin bibigyan ng pansin pa, pero nais namin kahit pa paano po ay makita natin na kapag pinag-usapan po natin ang simbahan ng mga duka, ano, ay
Kasi makikita natin dito yung kakulangan, kawalan. At sa kita ng kawalan, ano, ay parang tayo wigit na makapagsimula, ay kinakailangan nating magpatawad. No? Kinakailangan nating magpatawad. Kasi kung hindi tayo magpatawad, anong mangyayari? No? May katulad lang tayo ni Eva at ni Adam. No? Anong ginawa ni Eva at ni Adam? Anong what's wrong with Eva and Adam? Kung sila yung nagkasala? Ha? Pero sumaway sila, pero ano pa nangyari yung maliban sa pagsaway nila? No? Nagpahiwalay. Pero hindi, ang ginawa nila, yung ginawa nila na hindi maganda. Maliban sa pagsaway, sa utos ng Diyos. Ha? Hindi, ang Diyos ang nagpalayas sa kanila. Pero yung ginawa nila, nagkasala na nga sila. No? Binahin nila yung bunga ng puno na sa gitna ng hardin. Pero ano pa yung isa pang bagay na sila ay mali ang kanilang ginawa? Yun. No? Nung tinanong sila ng Diyos, no, bakit mo kinain ang pruta sa gitna ng halamanan? Anong sabi ni Adan? Gawa po ng babae. Anong sabi naman ni Eva? Gawa ng ahas. Anong sabi ng ahas? Wala na siya may turo. Wala na siya may turo. No? Kaya yun po, ano, no? Yun ang isa sa makita natin, nagkasala. No? Nagkasala tayo, pero instead na aminin natin yung pagkakasala natin, bahagi siguro ng karanasan natin bilang mga tao. No? Ay, ako, Padre, gawa po nito. Gawa po niya. Kasi yun, oh, ito eh. No? No? Kung isa, yun ang ginaan ating reaction kagad. Naghahanap tayo ng scapegoat. Naghahanap tayo ng masisisi. No? Pero ang pangyaya po na ipinibigay sa atin. No? At lalo-lalo po ngayong panahon ng Kwaresma. No? Ano? Ay come back to me. Come back to me. At paano tayo makakabalik sa Diyos? Sa sakramento ng pag-uumpisaan. Huwag po natin kalimutan yun, no? At yan, ay sabagat makalalapit lamang tayo muli sa Diyos dahil nakikita natin na tayo ay mayroon ding pagkukulang. Meron tayong kailangan na dapat natin ilapit sa harapan ng buong nakapan, no? Yes, Lord, I have sinned. Kaya po, sa hamon ng paghinos na ito, no, ay isang maliwanag po na huwag natin kalimutan na ito yung mensahe na nais natin ipahayag sa hamon ng taon ng mga dupa, no, na kinakailangan makita natin na kaya kung tayo ngayon may mga dupa at kung bakit may mga tao na naging dupa, no, sa harapan ng Diyos ay sapagkat ay mayroon din tayong pagkakasala. No? Kaya nga sabi ni Brother kahapon, no, ito pong mga dupa na ito, no, ay yung mga itinuturing natin mga makasalanan. Surely ho, no? Pero huwag natin kalimutan na para magkaroon tayo ng kaligtasan ay kinakailangan natin bumalik sa Diyos. Bumalik tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Lumapit tayo at tingin natin ang kanyang awa at pagpapatawad. No? Kasi bahagi ko yun, ano na, yun po yung kung tawagin po natin ay maging bahagi ng
na kung tawagin natin ay tema, no? Na makikita po natin ngayon sa panahon na ito ng mga duka. Na may kinakailangan tayong magpaliloob sa Diyos at humingi tayo ng awa sa gitna ng ating kahinaan at kakulangan. So ngayon po, ay nakalipas po na panginilay natin kahapon ay ang binigyan natin ng pansin noong kahapon po ay yung short history, no? Ng pagkilos natin. Pagkalungin natin, kasaysayan. Kagagaling ng natin kasa sa Quezon, doon sa chapel ng kay Sasay. Sino ang kasama doon sa kay Sasay? No? Bakit tinawag na mahal na bere ng kay Sasay? Gawa ng si Maria ay napalimpuhan ng mga ibon. So to make it, alam niyo tayo mga Pilipino, we make it our own. No? We make it our own. No? Kaya nilagyan natin ng pangalan na para sa atin. No? Mahal ng birhen ng kaysasay. No? Pero ito, kasaysayan. Malapit na rin. No? Kasaysayan. And nakita po natin kahapon yung pong tinatawag po natin yung kadahilanan, reason the entry, kung tawagin po natin. Reasoning kung bakit po tayo mayroong year of the poor, no? So, kadahilanan. So, ito po tayo na ito. So, parang binigyan natin pagpansin po noong ating paninilay kahapon. Ngayon po, nais natin bigyan, no? Sabi nga po natin, maraming dokumento ng simbahan ang tungkol po at tumutukoy po sa panglipunan, pakipag-ugnayan ng ating pananampalataya kung paano ba natin ibigyan ng pagtugon ang mga katayuan natin bilang mga pagpag-ugnayan natin sa ating kapwa na nangangailangan yung bahagi ng ating pagtulong sa mga kapatid natin na nangailangan. Marami ho. Pero ibibigay ko po sa inyo ay ito po ibinigay po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines through tawag ito sa ating pong Archbishop Socrates Bediegas. So, mamaya ko na po ibibigay ito sa inyo, no? Total, meron tayong ano ngayon. Maganda naman pala, depende rin pala sa sign, no? Kapag hindi masyadong matatamaan ang araw, ay maliwanag naman, no? So, ibibigay ko po sa inyo, ang pinamagatan po ito, the gaze of the crucified Lord. Ito po here on the poor, ito po yung akin ngayon binibigyang pansin na ito po yung pastoral letter. Pastoral letter on the year of the poor. Thank you.
presyo na kayo, hindi tayo nalilangan. Crucified Lord, love and compassion, forgiveness and challenge, CBCP, message opening of the year of the poor. So pastoral exhortation. Tulad ng parang sinabi ko, no? Ay kapag sinabi natin exhortation, kasi bahagi yun, makalimutan ko kasi ng dokumento ng simbahan, meron tayong tinatawag na exhortation, encyclical, no? At saka yung iba pa ang mga kung tawagin po natin ay degrees. No? Pag sinabi natin degrees, talagang mga specified na batas. Kapag sinabi natin encyclical, no? Ito ay dokumento na kinakailangan natin panghawakan. At pulang-pulang bawa ng ano, no? Na yung lumen,